Ano, ito yung ready unit natin yan. So working na siya. Ito yung breaker ng solar panel, breaker para sa battery. So positive negative lang rin yan. So meron kayong base para gayahin. Ito yung positive is red, negative is black. Then positive is red, negative is black. So yan. So working ng LBD natin, pati yung SCC, wala ka nang isiset dyan. Then yung cutoff ng LBD natin is 12.2, reconnect is 13 volts. Then yung inverter natin yan, working na, no? So may load yan, yan. Yung ceiling pa natin, no? Then, yun. So pagpatayin yan, papatayin kung nga rin yung unit, no? Reset natin, no? Itong mismong solar panel muna. So mawawala yung icon ng solar panel natin. Then yung battery. So kapag dating sa unit nyo, o sa bahay nyo, itong unit na to, so unahin nyo yung pag-install ng battery. Sa isa lang yung wire, no? Positive to negative. Then yung solar panel din, yan, positive to negative. Then ipapower nyo na kunwari, no? So power on ang breaker. Ayan. So nag-beep yung ano natin, no? Ayan. Nalaka-power on na yung mismo inverter. So yan yung off and on yan, no? Off, then on. So yun. Then yung solar panel, para makita mo yung icon natin dyan, i-power mo rin yan. Okay, yan, meron na, no? So, meaning yung araw na yun, nagbiblink ay nag-charge siya o nag-harvest ng kuryente papunta sa battery niya. Yan, so meron ka ng small off-grid solar setup na fully function. So, dito mo isasaksak yung appliance mo na 220 volts. Kung ano man yan, cellphone, TV, no? So, electric pan, not recommended pero pwede. Dahil medyo may ugong pag electric pan, no? So, yun, mga ka-electrical, no? So clip pan, walang problema. Kahit tatlong clip pan kaya nito. So pero depende pa rin sa battery niyo, no. So ang battery ko dito is 100Ah. 'Yan ang pinakamalakas niya na maximize, no. Then dalawang solar panel. Hanggang dalawang solar panel yung pwedeng nating ilagay dito. Pero sa ngayon ilagay ko isa for testing lang, no. So 'yan ang inyong off-grid solar setup. Thank you, God bless.